Magandang hapon po, mga kapamuso, kapatid, kapamilya, at kapuso. Kapamuso, ayan. Muli pong sumasa inyo ang inyong palatuntunan, ang palatuntunang mabagal. Ang pinaka-boring na palatuntunan sa balat ng Facebook. Muli pong sumasa sa inyo ang inyong katunying Anthony Taberna po, nag-uulat ng live mula dito sa Singapore. Ayan. Hindi po Singa 5, Singapore. Corny. Maraming salamat po sa mga nagtsatsaga na manood po sa atin. Abe, kabubukas ko pa lang, may 2,000 na kagad na nanonood sa atin. Oh. Eh, manood kayo talaga at meron tayong breaking news. Ayan, exclusive ha, ngayon lang, mainit-init pa. At 3:47, ayan, 3:47, hindi, 3:48 in the afternoon, ngayon po ay Wednesday, April 20 po ngayon, ano? Baka kayo ay naliligaw. Tama po, it's 19 days to go. Ayan, 19 days to go bago po ang hatol ng bayan sa mga gustong maminuno sa ating pamahalaan. Ayan. Kaya sana po okay na okay lang kayo dyan. Napakalaking balita po kasi mga kaibigan. Ang totoo, ang daming nagme-message sa akin ng mga OFW mula po dyan sa Dubai dahil mukha daw pong may sadyang panlilito na ginagawa doon po sa inilabas na advisory ng ano ba to, advisory ng Dubai consular office sa UAE. Ito po ano mga kaibigan, papakita ko po sa inyo. Ito pong advisory na inilabas po ng masyado po itong nakakapangamba ano sapagkat kung po ito eh, official eh. Ito po mga kaibigan. At bago ko lang po ipakita sa inyo, pinadala ko po ito kay Commissioner George Garcia ng COMELEC. Ano? At tinanong ko, ito po, tinanong ko kung ito po bang ipapakita ko sa inyo na to ngayon, ay confirmed na public advisory na inilabas ng consular office natin sa Dubai para sa mga botante. Ang sabi po niya, confirmed. Mamaya, papakita ko po sa inyo yung sagutan namin. Ano? Sandali po lamang, mga kaibigan. Pero, ito po yung sinasabi kong public advisory. Medyo nakakapangamba po kasi ito eh. Mga kaibigan. Ito po yung advisory. Ayan, public advisory. Nakita niyo po yung Philippine Consular ano ba tawag? Malabo. Consulate General, ayan, PCG. Tapos ito, Commission on Elections. Okay? Ito po yung public advisory how to vote. Ayan po yung mga dapat na gawin, ano? Before going to the polling center, ayan, upon arriving at the polling center, kung ano yung mga dapat na gawin, ayan, ito po, and part 3, upon entering the precinct, ano, upon entering the precinct, mga kaibigan. Ang kahindik-hindik po dito, mga kaibigan, sa public advisory na to, ito pong, well, basahin na nga natin ang buo ano yung pong upon entering the precinct wait for name to be called. Number 2, when your name is called, poll clerk will guide you to the polling booth. Ayan. Number 3, receive the ballot marker, your passport or ID, and ballot secrecy folder. Ayan. Okay, number 4, inspect the ballot and check for any tampering marks. Kaya nga kailangan matalas ang mata mo eh kung ikaw yung boboto eh. Number 5, if the ballot is in order, sign the CLOVE. Yung pong CLOVE, yung certified list of overseas voters, ano? Number 6, cover the ballot
with the folder and begin voting. Okay? Ang ganda. Ang ganda ng mga tagubilin. Number 7, one may vote for just one candidate, each for president and vice president, up to 12 senators and one party list. Excess votes will result in non-counting of all your votes. Oh, maganda po yung paalala na yun. Number 7, eto na. Eto na po, mga kaibigan. Yung number 8, ito po, yung number 8. Shade properly the circle, nakakita nyo? Shade properly, itiman ng tama, the circle, ang bilog, next to the name of the candidate or candidates you wish to vote for. Anak ng baka, patay kang bata. Patay kang bata ka. Napansin niyo po ba yon? Ang tagubilin po dito sa document na to ay isyay daw po ang circle na nasa next to the name of the candidate. Kapag ka po sinabi nating next, yung kasunod, di ba? Kasunod. So, halimbawa, yung pangalan ng kandidato, tapos para makakakita ka ng bilog doon, yun daw ang isyay mo. Eh, may problema po ito. Malaking problema po ito, mga kaibigan. Alam nyo kung bakit? Kasi unang-una, ang dapat mong ishade, yung pong bilog bago yung pangalan, hindi after the pangalan o next next to the name. Ano? Ulitin natin, ang bilog po ay before the name of the candidate. Alam naman natin yung kaya lang, baka yung advisory nito, meron tayong mga kababayan, baka malito. Alam nyo kung bakit? Kung bakit may problema po ito? Kasi, ito lang, para lang wag na tayong magpaligi-ligi pa, mga kaibigan. Ano po? Wag na tayong magpaligi-ligi pa. Medyo nakakalito talaga ito eh. Kasi ito po halimbawa sa presidente na lang po. Ilang column po kasi yun eh. Pa, kung di ako nagkakamali, 4 na column yan. Dahil nga ang dami nating kandidato. No? Ano po? Kaibigan. Andun po kasi sa bago yung pangalan ng kandidato, nasa gawing kaliwa, yung pong bilog. Ewan ko ah, kung ako lang ba nagkamali na intindi dito. Shade properly the circle next to the name. Ha? Ewan ko ah, ako ba eh, nagiging eng-eng na rin ba ako? Ano ba intindi ko? Ako, ang pagkakaintindi ko doon, ang gusto niyang isa-shade daw, yung pagkatapos ng pangalan ng kandidato. Di ba? O, di ba? Kaya nga pa, tapos ka na ba? Next. O, yung kasunod. Di ba? Kaibigan. Eh, problema to. Kung kaya nga tinanong ko muna kay commissioner, ito po ba confirmed na inilabas po? Ito pong advisory na to, confirmed na inilabas at ipinabatid sa mga botante diyan po sa Dubai. Mamaya papakita ko po sa inyo yung sagutan namin. Pero alam niyo, uulitin ko ha, ang problema po dito dahil 4 na column po 'yan. 4 na column yata yung nakita nating sample, pinakitang sample ng official ballot eh, no? Kapag ka yung ang signed mo yung kanan, hindi mabibilang doon sa kandidato na yon, kundi yung ang masuswerteng mabilangan eh yung katabi mong yung kalinya mo. Eh halimbawa, bigyan ko na kayo ng diretsong example. Si BBM po number 7. Number 7. So, number 7. Bilog, 7. Tapat niya, 7. Bibilugan mo yun kung si BBM boboto mo. Ngayon, yung katapat na katapat niya, si Vice President Lenny Robredo, number 10. Eh, kung medyo masunurin ka, sinabi mo, sabi unang ko, next eh, yun ang iboboto ko. Oh. Eh, pag ang binilugan mo, yung next, after the name, patay kang bata ka. Ang mabibilang doon, yung nandun sa tabi, in this example na nabanggit ko sa inyo,
ang mabibilang po ay si VP Lenny Robredo. So, ito po ang ginawa natin, mga kaibigan. Ang una nating inalam, eh, totoo bang may ganitong asan ba yung nawala yung ginahan, nawala yung aking binabasa. Saan ba napunta yung download, mami? Yan, may shortcut na ibibigay sa akin yung misis ko. Download. Ayan, download. Saan ba? Wala? Ayun, ay, kagaling ng misis ko. Ito po mga kaibigan. Minessage ko po si Commissioner George Garcia ng COMELEC. Sandali lang po, huwag kayong alis ha. Mabilis. Meron lang akong hinahanap eh. Ito po. Tinanong ko po si Commissioner. Andito po ah. Commissioner, gagamitin. Sinabi ko naman sa inyo na e-ere po ako eh. Ito po ano. Ang isa po sa mga tanong ko ay ganito. Ito po yung tanong ko. Ah. Did they confirm issuing such advisory po? Oh. Ang sagot po niya, yes po. Sa madaling salita, hindi po... Kasi noong una, narinig ko, baka naman ako meron lang nagmainam na gumawa ng kwento tungkol po dito sa advisory na to, baka nilikot lang para mapasama yung consular office natin doon, ano? Pero again, kinonfirm ko po kay Commissioner George Garcia ng COMELEC at positive po na mga kaibigan, positive na inisyu po ito. So ang tanong natin, alam niyo nung unang ang tinatanong ko si Commissioner, ang sabi niya, etong tanong ko kasi, nung umaga pa lang yan, ha? Sino po ba nagkamada ng advisory na to? COMELEC Information Department po ba, bossing? Sabi ko. Ang sagot niya, si James Jimenez Katunying. Naku, sabi ko, patay. Patay kang bata ka. Di ba? Si James Jimenez. Sabi ko naman, pwede po bang mapagpaliwanag sina James Jimenez kung ba't sila naglabas ng ganun. Medyo nakakalito po kayo. Bagamat takot tayo po ay mga magagaling, matatalas ng mga botante, hindi tayo maiisahan ng advisory na to. Sabi nga namin sa Nueva Ecija, sense of common lang yan eh. Sense of common lang yan, di ba? Eh sabi po niya noong una, si James Jimenez. Eh kaya lang, wala daw po si Commissioner, si Director James Jimenez doon. Kaya pinatingin-tingin niya. So, ang napag-alaman po natin, mga kaibigan, nung bandang huli, ito daw po ay, eto po, nag-correction po siya. Di ba, ang tanong ko, did they confirm issuing such advisory po? Last question. Yes po, sabi niya. Heto po, katatawag lang, sabi ni Commissioner George. Correction po, DFA ang gumawa. Nako! Patay kang bata ka. Ang Department of Foreign Affairs daw po ang gumawa ng advisory na to na ang isa-shade properly ay the circle next to the name of the candidate. Patay kang bata ka. So, DFA daw po ang gumawa. Nako, Secretary Locsin, pakikutusan nyo nga yung mga gumawa nito. Baka naman, kayo pa naman, ang galing nyo sa grammar. Kami naman yung mga English Nueva Ecija, alam ko eh. kaya sabi ko, sana maparecall agad. Ang sabi po ni Commissioner, yan po ang binigay ko instruction. Mga kaibigan, kung yung pong ganyan na pagkakamali, well, in fairness po, nabasa ko po yung Tagalog version yan eh.
Teka, hanapin ko ngay Tagalog version nito. May Tagalog version yan eh. Teka, Tagalog version. Tagalog version. Asa may Tagalog version nito? Sensya na kayo at sumasablay ako sa mga... May Tagalog version po yan. In fairness and in fair view, eh, ito po yung Tagalog version yan. Tingnan nyo. Ito po. Tingnan nga natin number 8. Number 8. Ito po. Number 8. Markahan ng maayos ang bilog na katabi ng pangalan ng kandidatong gusto mong iboto. So, at least yon, markahan ang pangalan ng maayos ang bilog na katabi ng pangalan ng kandidatong gusto mong iboto. At least medyo okay pa yun eh. Pero yung next, ah, todas ka dyan, todas ka. Ah. Yun po yung sinasabi natin mga kaibigan. So, sa madaling salita po, mga kaibigan, dahil sa kakukulit-kulit natin, ay nagbigay na po ng instruction ang Commission on Elections na i-recall. I-recall po ng konsulada ng Pilipinas dyan sa Dubai ang advisory na ito para po ayusin nila. Ha? Kasi malaking problema po talaga ang idudulot nito, mga kaibigan. Malaking problema po yan kapag ka po hindi nagawa ka agad. Bagamat hindi naman mga lula yung mga bumoboto, hindi naman siguro mga lutang yung mga bumoboto, pero ito pong advisory ganito na official pa naman na advisory sa ating mga kababayan, eh kung minsan eh, nagdudulot po ng kalituhan, hindi po ba? Hindi po dapat nangyayari yung ganitong klase ng mga pagkakamali eh. Hindi po ba? Well, in fairness, dito sa kwan po, sa Singapore, halimbawa, meron po silang mga advisory din tungkol sa pagboto at wala po naman akong nakitang wala naman po akong nakitang ganyan, mga kaibigan, no? Sinasabi ko sa inyo eh, no? O tama, sabi si Len, go, ayan, dapat before. Problem, tama 'yon, Abi, yung pinadala mo sa akin kanina na video. Oo, eh anak ng baka, nakakatakot ito. Nakakatakot itong ganitong klase ng pagkakamali ah, kung ayan ah, ang may gawa daw po nito DFA. Ewan ko, baka mahina lang ako sa English. Baka naman yung ibig sabihin ng next, eh, bago. Yung binigay ko example sa inyo na yun, kung medyo susundin natin, halimbawa, susundin natin yung advisory na yun, kung paano bumoto, isi-shade mo o mamarkahan mo yung circle next to the candidate, the name of the candidate, eh, patay ka, todas ka talaga eh. Todas ka. Talagang pag ibinoto mo si BBM, ang bibilangin si VP Lenny Robredo, kung susundin mo kahulugan nun. Bira. Napanood ko rin yung mga nangyayari dyan sa Milan, Italy. Pero ako kasi hanggat wala, katulad itong ginawa ko na to, ating pong binusise, binulaplat. At least meron tayong napala dito. Yung sa Italy na nagsasabi mga Pilipino, nagkakadayaan na po doon, eh hindi po ako magsasabi sasang-ayon na may dayaan until you have presented to me proof or evidence, ano? Tingnan ko ha, may mga nagme-message si Abby ni Emmy Catherine.
Katunying, mali rin po yung Tagalog. Dapat po, di rin bilog ng katabi ng pangalan. Dapat po, bilog na katabi ang pangalan. O, tama, ano? Tama din naman kayo, yung mga nagme-message sa atin. Naku, patay kang bata ka. Ang kagandahan nito, tayo pong mga Pilipino ay nakatutok sa halalan. Ano? Ganun, kumbaga, ito, absentee, overseas absentee voting pa lang po ito. Nai-imagine ko yung mismong halalan diyan sa kwan sa Pilipinas, ano? Yung mga gulo-gulo diyan, ako po. Anong po po. Ngayon, ako eh nakikiusap din, yayaman din lang at na we have brought this to the attention of COMELEC. Hindi po dapat nangyayari ito eh. Wala bang standard na issuances ang COMELEC kung ano yung ipapaalam o yung ipapabatid sa ating mga botante? Dapat standard na lang yan eh. Isa lang ang pinanggagalingan. English man yan o Tagalog o kung ano man ang translation yan, kung may translation niya sa Pranses o sa Italiano o iba, isa lang yung pinanggagalingan, hindi yung may sariling version yung DFA, may sariling version yung Overseas Absentee Office. Eh, dapat iisa lang. Kasi katulad niyan, dapat kung i-admit talaga ng COMELEC na may mali dyan, may managot dapat dyan eh. Di ba? Kasi ito po, maliwanag na ayaw nating magbigay ng Malaysia sa pagkakamali na to. Baka nga may pagkakamali lang talaga yan. Pero kapag ka pinagsunod-sunod mo yung mga pangyayari, baka makabuo ka tuloy ng konklusyon na merong sadyang nanggugulo nitong ating halalan. Ano? I-recall, tama yun, i-recall po yung advisor, tama po yan si Commissioner George Garcia sa sinabi niya sa atin, ang instruction po niya is to recall ito pong advisory na to para hindi maging sanhi ng kalituhan sa ating mga kababayang botante. Eh, alam nyo, paminsan-minsan lang naman bumoboto ang ating mga kababayan, lalo yung mga OFWs eh. Di ba? Mabuti nga at nagkaroon ng batas sa overseas absentee voting. Kaya kahit nasa malayong lugar, nakakaboto sila. Nakakagutom kayo ah. Di ba? Nakakagutom. Nakagutom ako sa inyo. Randall Renario, before releasing a memo, dapat proofread muna. Tama po kayo doon. Mabuti nga sana kung ito'y honest mistake, ano. Mabuti kung honest mistake yan. Eh, paano kung sinadya? Yan, pati ako tuloy na nahahawa na sa iba. Tama yon, Junel. Dapat talaga hindi lang i-recall. Alamin kung sino, imbestigahan kung sino ang nasa likod niyang advisory na yan. Ang sarap ng kapag ako nagtimpla. Para sa ganun eh, ngayon pa lang, naipakita po ng COMELEC, baka may mga tao dyan na ang sadyang layunin eh, guluhin ang halala natin. Ano? Bira kayo. Magugulo na nga yung mga politiko. Pati ba naman yung ibang mga nagpapatupad ng batas sa halalan eh. Di ba? Ang totoo nun, mga kaibigan, kung ako lang ha, 1, 2, 3, kung ako sa COMELEC,
total kayo nag-imprenta para nawala na ng ganyang klase ng kalituhan. Hindi nyo na idinugtong yung pangalan ni VP Leni Robredo sa tapat ng pangalan ni BBM. Hindi naman kailangan doon sa taas eh. Di ba? 1 to 9. Ando sa ilalim. 7, 8, 9. Yung third column. Hindi mo naman obligadong ilagay doon sa taas. Pwede naman sa gitna eh. Eh, ba't mo itinapat pa doon? Alam naman ng COMELEC na alam naman ng COMELEC. Yung layout ba ang sinasabi ko? Alam naman nyo na yung dalawa na yun ng, well, hindi naman di kita ng laban. Talagang bilya-bilya layo. Pero alam nyo yung init ng damdamin ng mga supporters. E nandun. Tapos itinapat nyo pa talaga. Konting pagkakamali. Konting pagkakamali. Kaya nga, yung mga nakikinig sa atin na mga OFW, total, you are exercising your right to suffrage. Alam nyo naman po ito, mga mahal na magulang. Dapat naka-ready po kayo sa pagboto. Alam nyo kung saan kayo mag-shade. Dapat bago kayo umalis ng bahay, medyo mag-exercise muna kayo. Bago kayo mag-umpisa mag-shade, pumikit muna kayo at sabihin nyo, huwag niyo po akong ipag-itulot sa pagkakamali. Di ba? Mga, huwag tayong magpapalin lang dito sa mga kung sino mang may mga may, kung meron man talagang nanadya na gawin yan, ha? Bira. Dapat dito sa mga oy, naman, kayo, irespeto nyo naman kung ano gustong maging pasya ng ating mga kababayan. Huwag sa pamamagitan ng ganitong mga klase ng kuskus balukos, ano? Pambira, ang patisong. Saka kung pala, ha? Di ba, ulitin lang natin, di na sunod na, nakaboto ka na, nakaboto. Nakaboto ka na, papasok mo sa VCM, yung pong voter counting machine, vote counting machine. Yung papel nyo, papasok din yun. Papasok. Papasok para kayo nag-fax. Papasok. Nagkapasok po doon, mga kaibigan, may lalabas na resibo. Ano? May lalabas po na resibo. Doon, makikita nyo yung resibo. Ito, binoto mo. Binoto. Senador, presidente, vice-presidente, senador, party list. Pag okay, saka kukunin nyo yung makikita po yung resibo. Bawal picturean eh. Yung pong, ano eh. Tapos, yung pong balota na yun, makikita nyo may ballot box po dun eh. Karton lang po talaga yun. Huwag nyo sabihing metal. Karton lang po talaga yun. Pero, bilang na po yun. Dahil kaya nga yung may makina dun eh. Kaya nga vote counting machine yun eh. No? So, dapat, yung proseso na yun, alam ninyo ha. Kaya nga importante, bago kayo magpunta sa polling precinct, ay alam po nyo kung ano yung mga proseso step by step. No? Huwag po kayong malilito, mga kababayan ko. Lalo na yung mga first-time voters dyan. Ang totoo, kahit hindi ka first-time voter, siyempre sa tagal ba naman na hindi mo naman ginagawa to araw-araw eh. Hindi po ba, mga kaibigan? Hindi naman araw-araw mong ginagawa yan eh. Tayo, bumoboto tayo every 3 years. Natuto lang tayo sa VCM na to. Kailan? Noong... Sino bang... Anong taong ba to? Kenoy-noy, di ba? Yung 2010. Alam ko, nag-VCM na tayo. Smartmatic na tayo nun. O, tapos, 2016. O, kumbaga, hindi naman talaga tayo expert dyan. Kahit na nakaboto ka pa dati, medyo malilito ka pa rin. Kaya dapat, balik-balikan natin yung proseso. Eh, yun naman mga election officers dyan, ng mga nandidyan, mga nasa consular offices, eh, nandidyan po kayo para gabayan ng ating mga kababayan. Ulitin ko, gabayan, hindi lituhin. Ano? Gabayan natin ang ating mga kababayan, hindi po lituhin. Sana po maging parehas ang pagtrato. Kahit sino iboto ng ating mga kababayan, hindi nyo na, wala na kayong pakialam doon. Yung po mga consular staff, embassy staff na umaakto bilang, alam ko mahirap yung trabaho ninyo. Pero kung sino ay binoto ng mga kababayan natin, wala kayong pakialam doon. Ha? Kahit si Tarpulano pang ibinoto niya.
Kahit hindi nyo pa gusto, ibinoto niya. Kung meron man kayong kinikilingan, dahil mga tao din naman, baka nga mga botante rin kayo, yung mga staff dyan na umaaktong mga election officers, wala kayong pakialam kung sino po ang ibinoto ng ating mga kababayan. Gabayan po natin sila. Ito po yung pagkakataon para yung ating mga kababayan makaramdaman lang ng, at least dito man lang sa election, makaramdam na sila binebaby ng mga taga-embahada o taga-konsulada. No? Tama po kayo yung mga nagme-message sa atin. Ayaw mo man lang ayaw mo mang magduda. Minsan tatamaan ka ng pagka-paranoid dito sa mga ganito. Eh. Kasi sunod-sunod eh. Nakakita ng ganito. Uulitin ko, kung i-deny po ito ng Consulate General Office dyan po sa Dubai, eh tinanong po muna natin kay Commissioner George Garcia, confirmed po ba ito na naglabas sila ng such an advisory? Ang sabi po nila, oo. Confirmed. Yes, confirmed po yan. So may palpak talaga dyan. Eh, ayoko na lang manisi, mga kaibigan. Eh. Ayoko na lang talagang manisi. Pero yung pong pinagtapat kasi yung pangalan ng mga kandidato, eh talagang ala po sa hulog yun. Naka ng pati so. Well, anyway, narinig nyo ba yung latest? Nako, talagang na umiinit yung banata nito si Isko. Ito po, may binabasa akong article kanina eh. Alam niyo naman ako. Ay, salamat po sa mga nagpapadala ng stars muna. Kay Rosie Andrada, kay Amorel Urbi. Thank you po sa inyo. Ayan, thank you po sa pagmamahal nyo kay Zoe. Kay Neville Robert. Ay, thank you, Neville. JB Umali, Christine Atienza, salamat po. Lindstein Matsuga, maraming salamat. Argel Labaw, Joel Simon, thank you. Kayo ang isa sa mga unang nagpapadala sa atin na Estas. Eh. Elizabeth Yasen Lanyo, Amorel Urbi, ayan. Elaine Squire Slim, thank you po sa Hong Kong. Kumusta po kayo sa Hong Kong? Clarita Adriosula, Candy Candy, Carla Angela Encarnacion, Nani Saavedra Valonso, Melissa Aguaviva, Maria Christine Ara-Ara, Dallin Alet Cruz, Christine Abad, John Ken Mejia. Salamat po sa mga padala niyong stars. Lina Purisima, Alet Cruz, Angelica Taniedo, Sally De La Peña, Francisco Garcia Pascual, Beth Ortega Alaba, Marjeta Valentina, Edsel Coronejo, Marjeta Valentina. Thank you so much sa mga padala niyo pong stars. At ito po I really appreciate it. Ano po? Ayan. Los Biminda Replisa, sabi niya, Katonying, para naman po maramdaman namin na malinis ang halalan. O, tama, tama po kayo doon. O po, nakakalungkot eh. No? Uy, si Miss Reim Hiyas Nishioka, nagpadala sa atin ng 1,000 stars. Ay, thank you po. Maraming salamat din kay Amalia Madridano. Thank you. Kay Bernadette Yao, thank you. L.A. Urea, thank you. Sabi ni Rich Ramirez, the first time I saw the ballot was printed, I was jumping up and down on how come COMELEC printed the ballot that way. The printed ballots favors Lenny and was meant to trick people who will vote for BBM. Eh, tingnan nyo na, oh. Basic naman kasi eh. Yung layout lang ah. Ewan ko kung paano pumayag yung mga partido political dyan eh. Ano? Very basic po yan, mga kaibigan. Well, anyway, maiba lang po tayo, no? Mukhang tumitin ditong banatan sa pagitan po ng kampo ni Isko Moreno at saka ni VP Lenny Robredo. Balita ng Philippine Star.
Presidential Labette, Manila Mayor Isko Moreno, nagsalita daw po. Barry, tabi ka rin, tabi ka na sa Gedli, sa gilid daw. Pasalitain mo, amo mo. O baka hindi niya mabasa, kailangan niya teleprompter. Matindi yung banat na yun, ano? Ano yun? Let Lenny read? Hindi niya mabasa eh. Let Lenny read. Di ba, naalala nyo, kinakantsawan itong si VP Lenny dahil nagtatalumpati dun sa Bohol tungkol sa isang, actually, ganyan yun eh, may case study sila, maganda sana eh. Eh, binabasa ni Nanay Lenny. Eh, ako naman, eh, kung ganun ang paraan nila para hindi malimutin, sasabihin, okay lang yon. Eh ngayon, kinakantsawan siya ni Isko. Barry, tabi ka na sa Gedli. Pasalitain mo amo mo o baka hindi niya mabasa. Kailangan niya teleprompter. Sumagot naman po si Barry. Sabi niya, K. Nakakantsawan na yung dalawa. Densyo Dakalos, ayoko na manood sa iyo, Tunying. Hindi ka na kumakain. Kumakain nga ako. Nag-aalala nga ako. Baka may mainis na naman sa akin. Ayan, yan po yung banat na naman ni Isko. Naku po. Sila na ngayon ang nagbabanatan, ano? Si Isko yung marami daw mga na turn off kay Isko eh. Ba't naman kayo mata-turn off kay Isko? Porke ba sinabi niya yung laman ng damdamin niya na nabubusit siya eh. Ha? Kuna ho ba yun? Masama ba yun? Teka lang ah. Ano pa ba yung kwan? Ito pa yung story eh. Talagang ito po yung ano. Ito, sila na nag-aaway ngayon. Nag-aaway sila sa... Huwag na kaya kayong mag-aaway na kwan, na dalawa. Dahil sa... Ano ba pinag-aawayan nyo? Ito po. Kasi puro BBS eh. Believe na believe sa sarili. Now I challenge. This is on record. Again, huwag na kayo mag-speculate. Huwag na kayo mag-spill. Derechahan. Madam Vice President Lenny Robredo, totoo ba? Totoo ba? Oh. Ang tinutukoy po niyan, totoo ba na pinag-withdraw niyo si Bert Gonzales at saka ako, sabi niya. Oh, yun ang tinutukoy. Yun. Hinahamon niya si VP Lenny Robredo na i-deny, na siya mag-deny. Pau Andaya, thank you po. Maraming salamat po sa padala niyong stars. Hindi, no? Huwag naman sana umabot sa sakitan nito. Nagkakasama ng loob. Meron palang campaign rally din si VP Lenny Robredo sa Cebu. Kaya pala maraming mga taga Manila at mga taga Nueva Ecija pa na pupunta ng Cebu. Ba't naman dadayo pa? Eh wala ba yung supporter si Nanay Lenny doon sa Cebu? Ba't kayo pupunta pa doon? Eh talaga, pwede namang sabihan yung mga supporters ni Nanay Lenny na sila na lang magpunta doon. Masyado na kayo nagiging close. Masyado na kayo nagiging close ng mga tuwing may rally, kayo din ang nagpupunta. Masyado na kayong nag... Papuntahin nyo naman yung iba. Gumagasos patuloy kayo kung saan sa... yung mga hampas lupa, hindi na ako pag-aeroplano. Sabi nga nung iba. Hindi makasunod kay BBM. Ano? So, pag kami nagpuntang
ano ba, may nagpunta sa rally ni BBM Sara sa Cebu. Malamang yun, taga doon sa lugar na yun yun. Wala, meron mga nasabit na mga taga-Luzon doon, yung mga kasama na sa campaign group. Pero ngayon, meron mga nagpo-post pa. Kasi yung mga kakamping, hindi rin kayo marunong magtago eh. Hindi rin kayo, pinopost nyo pa na kayo ay papunta ng Cebu. Ang dami at sa bagay, maganda naman to sa ekonomiya at marami uling may biyahe, ano. Eh, nabibisto tuloy na yung umaattend sa mga rally dito. Dadayo pa kayo sa Cebu. Hiram pati sa'yo. Kaya close na eh. Like, siguro, uy, ikaw ba? Eh, pare, hindi, nagkita tayo sa iyo. Hiram pati sa'yo. Natatawa ako. Pagka natatawa ako, eh, nagugutom ako eh. Sabi ko sa inyo eh, yung sabi ko sa inyo, yung crowd estimate ni Governor Gwen Garcia na 300,000, na tingin ko yung modest pa, kukwestiyon na. Eh, kinwestiyon nga. Kinukwestiyon ngayon. Bloated daw yung crowd estimate, sabi ng mga, alam mo na kung sino. Maganda yun, nagkakadevelopan yung mga natin, hindi magkakaibigan, ngayon magkakaibigan na. Sarap. Salamat. Nakatulog ako kanina eh. Kaya hintay ko sa sagot ni Commissioner George Garcia. Nasulit naman, no? Magandang hapon pala kay Chef Reggie Aspiras na lagi palang nanonood sa atin. Ayun, mayaman yun. Mayaman. Tapos, taga La Vista. Pasaysa na, nasabi ko pa yung pangalan. Subdivision niya. Mayaman yun, pero nabubusit yun sa mga self-righteous. Nanonood sa atin lagi. Ayan. Magandang hapon po sa inyo, Chef RG. Ala ba tayong masarap na ulam dyan? And then may nagko-question po kahapon. Di ba sabi ko, bukas makalaba, may ko-question doon sa crowd estimate na 300,000. Meron nga! May nag-question. Mabuti na lang ka mo. Mabuti na lang kanyo. At natanong natin yung pulis. Ano? At least hindi lang isa yung tinanong natin. Kasi pag organizer talaga tinanong mo, malamang iba sasabihin nyo. Eh, pareho sila nung sinabi ng pulis eh. 3 hektarya lang daw yung lugar. Tanungin nyo yung City Hall. Tama. Pulis yung nag-confirm eh. Para sa Pampanga, pulis, nung pulis yung nag-confirm, sabi ng pulis, 70,000 lang yan. Kaya pati yung pulis, inaaway nyo. Ay, may nagme-message sa akin. Erwin Anenyas. Nanghihinayang ako sa iyo, Tunying. Mahal ang pamasahe pa Cebu. Ewan ko sa iyo, bakit naging ganyan ka?
Hindi ka naman dati ganyan. Buti natatanggap ka pa ni Jerry Baha. Erwin, mahal pala pamasahe sa Cebu, pero ina-announce pa ng mga tropa mo. Napapunta sila sa Cebu dahil may rally si Nanay Leni doon. Doon sa tanong mo kung bakit ako naging ganito, hindi nyo lang napansin, dati pa akong ganito. Kaya nyo lang din napansin noon dahil pareho tayo ng direksyon siguro. Ngayon, nagkaiba na tayo, nalihis yung paninindigan ko sa paninindigan nyo, akala nyo nagbago ko. Ang nakalimutan nyo, baka kayo yung nagbago. No? Baka nalimutan nyo lang, kabayan, ano? Yun lang. Anyway, magandang hapon po sa asabayan kita, nakain ng mani habang nanonood, si Reggie Sabio. Sa California, si Joseph Halug. Thank you. Masarap ba yung kinakain mo kato niyo? Nako, kasarap. Opo, Joshua Salaver. Sabi ko nga sa inyo, yung sa Milan, Italy, ayoko pa sabihin medayaan doon hanggat wala akong, hindi pa ako nakukumbinsi doon. Patawarin niyo ako ha. Kung gusto niyong gusto po ninyong kumbinsihin ako na mayroong dayaan sa isang partikular na nagpakitaan niyo ako ng totoong pruweba. Ano? Hindi yung conclusion ka agad. Okay? Sabi ni Ryan Lintag, oo, katunying, dati ka pang ganyan. Nabubwisit nga din ako sa iyong slide. Sa iyo dati. Oh, tinan nyo na. Malamang yung iba dito na natutuwa sa akin ngayon, mga busit talaga sa akin dati. Bakit? Magkaiba tayo eh. Siguro pagka minsan binabatikos ko si Pangulong Duterte sa iba't ibang issue, o nabubusit din kayo sa akin. Di ba? Nabubusit din kayo sa akin. Kasi ganun talaga ang papel ko sa buhay eh. Magsabi kung ano yung tingin ko'y paninindigan. Ano? Okay? May kanya-kanya tayo talaga.